Magandang araw sa inyo mga buddy. Kanina tinalakay natin ang Taal Volcano episode na kung saan nga ay naitala ang pinakamataas na volcanic tremors ni Taal. So noong isang araw, nagkaroon siya ng 130 volcanic earthquakes. And today, March 4, ay naitala sa kanya ang 134 volcanic earthquakes. At kasabay nga nitong araw na to, March 4, itinaas din ang alert level nitong si Pinatubo. From alert level 0 or yung normal, ay naging alert level 1 siya. Low level unrest. No eruption imminent. Yan po yung nakalagay po sa bulletin na ipinalabas ng FIVOX. Hindi po tayo eksperto sa ganitong larangan. Tinalakay ko na po ito dito sa ating last video, dito nga sa Taal Volcano episode. Eh, huwag po nating aksayahin sa hindi maganda yung ating oras. Sa halip na huntahan lang yung ating ginagawa, ano, na pinag-uusapan natin yung buhay ng ibang tao, pinag-uusapan natin yung mga ginagawa ng ibang tao, mag-aral po tayo ng sarili natin. Mas maganda po yun na meron tayong knowledge sa mga ganitong bagay. Bukod po dun sa mga ibinibigay sa atin na knowledge ng ating mga kaibigan, mas maganda na meron tayong kusa, may initiative po tayo. Hindi lang po puro huntahan yung ating ginagawa, no? So, yun nga po, itinaas na from alert level 0 to alert level 1 itong si Mount Pinatubo. At kanina, habang nagbabrowse ako sa internet, naghahanap ako ng mga artikulo na kung saan ay pwedeng makatulong, pwedeng makapagbigay sa akin ng kaliwanagan. Ano bang nangyayari dito kay Mount Pinatubo? Alam naman natin na pumutok ito noong 1991. Ilang years na nakalipas. Puputok pa ba uli ito ng ganitong kalakas? Kagaya nung nangyari nga noong 1991? Or ito'y mananahimik na lamang at bibilang na uli ng ilang ang taon. Ang mga kasagot lang po niyan ay yung mga eksperto talaga na nag-aaral tungkol nga dito kay Mount Pinatubo. Ibabahagi ko po sa inyo yung aking nabasa kanina, ano? Pero bago natin puntahan 'yan, dito muna tayo sa website ng FIVOX. So, yung nakikita po ninyo ay ang mga bulkan na merong alert level 1 na. So, napadagdag po sa listahan itong si Mount Pinatubo. Ito po yung volcano bulletin ng FIVOX. So, nangunguna po si Mayon, then si Pinatubo, then si Taal, then si Canlaon. So, dito po tayo kay Mount Pinatubo. Basahin po natin yung sinabi ng FIVOX dito, no? Ipinababatid sa lahat ang pagtaas ng alerto ng bulkang Pinatubo mula alert level 0 o yung tahimik patungong alert level 1 or may bahagyang pagligalig. So, malinaw po yan. Tagalog na Tagalog. Magmula ng ika-20 ng Enero 2021, ang Pinatubo Volcano Network or PVN ay nakapagtala ng 1,722 mahihinang lindol sa ilalim ng bulkang Pinatubo. So, 1,722 earthquake mula noong January 20. Ang unang kumpol ng lindol na naganap noong ika-20 hanggang ika-26 ng Enero ay pumatak sa Sacobia Lineament. Silipin natin mamaya sa Google Earth kung ano ba itong Sacobia Lineament na to. Sa lalim na 15 to 28 kilometers at lakas na magnitude 1 to magnitude 2.5. Ito ay nasundan ng isa pang kumpol ng mga lindol. So, another cluster to. Ito pong sinasabi po na cluster, itong cluster 1 at saka itong cluster 2. Mamaya, makikita po natin ito dun sa ating babasahin na artikulo. At makikita nyo yung pattern. Ito ay nasundan ng isa pang kumpol ng mga lindol na nasa hilagang kanluran at timog-timog silangan ng bulkan at may lalim na 15 to 25 kilometers bagamat ang ilan ay mababaw at pumapatak sa magkabilang dulo ng kumpol na ito. Bunsod ng paulit-ulit na paglindol, ang DOST FIVOX ay nagtataas ng alerto sa bulkang Pinatubo mula alert level 0 patungong alert level 1. Ito ay nangangahulugang merong bahagyang pagligalig na maaring dulot ng tektonik na kaganapan sa ilalim ng bulkan at hindi naman namamataan ang pagputok nito sa nalalapit na panahon. Hindi po yan kagaya ng Taal, ha? Kahit na alert level 1 po si Pinatubo, kagaya po nung binanggit ko kanina sa inyo, ang bawat bulkan sa Pilipinas, itong mga aktibo, iba't iba po yung criteria nila sa kanilang mga alert level signals. Hindi po natin pwedeng ikumpara ang alert level 1 ni Taal Volcano sa alert level 1 ni Pinatubo. Yun po yung pagkakaunawa ko po dito. Mangyari lamang na ang pagpasok sa Pinatubo crater ay patawan ng matinding pag-iingat at iwasan na lamang hanggat maaari.
So prohibited po yung mga pumupunta ngayon dyan sa Pinatubo Crater para mamasyal. Ang mga pamayanan at lokal na pamahalaan sa paligid ng Pinatubo ay pinaalalahanan na laging maging handa laban sa mga panganib ng lindol at pagputok ng bulkan, at muling suriin, ihanda at pagtibayan ang kanilang contingency, emergency at iba pang planong paghahanda laban sa sakuna. So nabanggit po dito kanina yung dulot ng tectonic na kaganapan. Ito po, ibig sabihin, yung mga lindol, tectonic. Ang isa po kasing paliwanag din dito, ang Mount Pinatubo, ang Taal, at yung mga vulkan dito sa Luzon, ay kabilang ito sa Luzon Volcanic Arc. So nakahilera po yan mula dito sa norte, pababa, hanggang sa may Mount Banahaw. So ito po'y bunga ng subduction at maging sa Pacific Ring of Fire na tinatawag. Po, mapapansin po ninyo na kung nasaan ang mga vulkan, nandoon mismo yung subduction zone. Yan po yung paliwanag dito. So dito sa kanilang pinalabas na bulletin, yung CO2 flux and water temperatures, ayan, meron po silang ginawa na pagsusuri. Then ito yung sample earthquake helicorders. Ito daw yung noong January 25. Dito naman itong February 22. Then dito, ito na po yung location or yung mga naging epicenter ng mga paglindol. So yung cluster 1, yung sinasabi kanina dun sa kanilang bulletin, nandito sa part ng Mabalacat area. So silipin natin yan mamaya sa Google Earth, no? Then ito namang marami na kulay na to, na kulay blue, dark blue, ito yung tinatawag na cluster 2. Dito naman sa ibaba, yung kanyang depth. So may mga pailan-ilan na nasa 10 kilometers pataas, at merong naman na nasa 20 kilometers, at yung iba ay nasa 30 kilometers. Ito naman po yung date na kung saan ay makikita kung gaano kadami yung mga lindol na yan. Then ito naman yung kanilang daily histogram and cumulative amplitudes of earthquakes. So nagsimula yung cluster 1 noong January 20, sinasabi nga kanina. Then ito yung cluster 2 naman. So mas matataas noong January 2021, no? Ito. Ngayon puntahan natin yung sinasabi ko na artikulo. So ito ay mula dito sa Advancing Earth and Space Science. Ayan, yung title po niya, Precise Relocation of Earthquakes Following the 15 June 1991 Eruption of Mount Pinatubo. So ito po ay ipinablish noong July 2, 2004. So ilang taon na mula nga noong ito ay pumutok, noong 1991. Basahin po natin ang ilang bahagi at makikita po ninyo yung pattern na sinasabi dito, no? So the 15 June 1991 climactic eruption of Mount Pinatubo was followed by intense seismicity that remained at a high level of for several months. So pinapaliwanag po dito na after na magkaroon ng pagputok si Pinatubo noong 1991, hindi po natigil yung mga lindol na nangyari. Ilang buwan pa po yung nakalipas. We located 10,839 events recorded between July 1 and mid-December 1991. So ganun kadami, no? In contrast to the pre-eruptive seismicity, which was focused in two groups below the summit area. So pag sinabing pre-eruptive, bago po nangyari yung 1991 eruption. Ito po yung mga lindol, yung tinutukoy po dito. Post-eruptive events were widely distributed below and around the volcano. Yung pre-eruptive events, yung mga lindol, na i-record ito sa ilalim mismo ng Pinatubo. Naunawaan po ba ninyo? Yung mga lindol na nangyari after na ito'y makaputok, o yung mga post-eruptive events, widely distributed na daw dun sa mismong area ng Pinatubo. Hindi lang doon nagko-concentrate sa isang lugar. Ito po yung ipinapahayag po dito sa artikulo na to. So the classification of the events indicates the presence of several large multiplets and the application of relative relocation techniques to the similar events by calculating high precision delays between traces outlines a number of clear seismogenic structure. Ito, may babanggitin pa tayo dito isa, no? While the main cluster of activity can be attributed to an intrusive process starting from below the 15th June crater, the volcanic origin of the seismic activity in the other areas is more difficult to establish. Kaya kung mapapansin po nyo dito sa sinabi ng FIBOX, yung ibang lindol na naitala, itong 1,722 na to, yung iba dito, dulot ng tectonic na kaganapan. Malapit sila sa subduction zone, eh. Natural, yung nasa ilalim ng Pinatubo, nandyan na yung mga activities, yung mga earthquakes dyan na nagaganap. Hindi ibig sabihin po na may mga lindol na nakikita dito sa mismong ilalim ng Pinatubo or sa mga paligid nito,
ito ay puputok na. Yun po yung pagkakaunawa ko po dito sa sinasabi ng artikulo na to. Ganun din ang sinasabi ng Feebox. So banggitin po natin dito sa ilalim na bahagi, pinapakilala po dito yung Mount Pinatubo na isang composite volcano. Then nabanggit po dito yung Sacobia Lineament. Itong mapa na to ng Pampanga, nandito sa cluster 2 yung mga madaming paglindol, at itong cluster 1 dito sa may Mabalacat area. Ito po yung part na sinasabi na may Sacobia Lineament. So silipin natin ngayon itong Sacobia Lineament. Ano ba yung lineament? Tingnan natin ngayon ang ibig sabihin nito. A lineament is a linear feature in a landscape which is an expression of an underlying geological structure such as a fault. Typically, a lineament will appear as a fault-aligned valley. Puntahan natin ngayon itong Google Earth. So nandito po tayo kay Mount Pinatubo. Kung ikukumpara po natin itong litrato na to dito, so yung cluster 1 na tinatawag, nandito siya sa may parte na northeast. So yung northeast ng Pinatubo, ito naka-align na po ito, naka-orient na po ito. So yung northeast dito sa part na to. So yung Mabalacat ito. Yung sinasabi na Sacobia Lineament ay itong ilog. Bumabaybay ito sa Sacobia River. Kagaya po ng ibig sabihin ng lineament dito sa Wikipedia, ito po ay nag-a-appear as a fault-aligned valley. So sa pagkakataon pong ito, ilog. So yung lineament na to nandito. Diretso po siya dito kay Mount Pinatubo. Ayan. So yung mga nangyaring paglindol buhat noong January 20, 2021, yung iba nandito sa area na to kay Pinatubo, at yung iba naman dito sa may Sacobia Lineament. Kaya mayroong cluster 1 at may cluster 2. So sinasabi nga ng Feebox na ito ay maaaring dulot ng tectonic na kaganapan. Kaya po ngayon ang Pinatubo, kahit na nagkaroon ng maraming paglindol, hindi po inaasahan po na magkakaroon ng pagputok agad ito. Yun po yung ibig pakahulugan ng Feebox. Kaya wag po tayo mag-alala. Obserbahan din po natin, lalong-lalo na yung mga nakatira dyan sa Pinatubo area. Kaya ang abangan po natin yung mga ipinapalabas na impormasyon galing sa Feebox, upang sa ganun ay mas maunawaan natin itong mga nangyayari sa ating mga bulkan dito sa Pilipinas. Muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.